Kung tunay kang lalaki nanonood ng anime nung bata ka pa, naalala mo ba si Yujin yung character sa Ghost Fighter? Eh si Ichigo yung sa Bleach. Kung di ka mahilig sa anime, siguro naman napanood mo yung Robin Padilla, yung Baby Ama, o kaya mga pelikula ni Jeric Raval, James Benn, Wolverine. Sa basketball, meron tayong Kobe at Allen Iverson. Kung medyo kulang pa din sa Avengers na lang, sige, dahil dyan si Tony Stark o Iron Man kung tawagin. Pero kung di ka mahilig sa mga yan, okay. Eto, medyo hindi ako fan ng mga to, pero meron tayong Gerald Anderson sa Pilipinas, pati Derek Ramsey, na kilala nyo naman na mga chick boy na artista. Gayunman, kung titignan natin history ng mga to, lahat ng to ay mga bida sa kanya-kanya nilang pelikula, pero sa kabilang banda, isang bagay ang pinagkapara-pareho nila. Medyo madami at maganda-ganda mga chicks nila at di ko madedeny, obvious din na mga high quality at mga good girls ang napipick nila. Sa movie man o sa totoong buhay, ano ba sikreto ng mga to? Dahil ba pogi sila? Nope! According sa Ratna Omkora, Robert Downey Jr. may not be handsome, but he is extremely charming and charismatic. Ito yung tinatawag nating Iron Man. To be honest, di naman gandang lalaki si Iron Man. Mas pogi pa nga si Chris Evans o Captain America kesa sa kanya. Pero mas malakas at mas mabilis mag-chick ang taong ito. Totoong buhay man o movie. Ano meron? Well, ang mga nasabing characters ay obvious naman na puro mga bad boys. At alam ko gusto mo din maintindihan kung bakit. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Coach Base, isang psychologist at dating coach. Just trust me. Ang mga teachings ko is based on my own experience, clients' experience, other people's experience, especially science and generational theory. Kaya halos kabisado ko na ng 10 beses ang ganitong industriya. Kaya don't forget to like and subscribe, support this channel para makapagpatuloy at madaming matutunan. Now, let's get right into it. Tatlong dahilan, bakit mas pinipili ng mga babae ang mga bad boys na kung tawagin kumpara sa mga nice guys? Pero bago ko sabihin ang tatlong yan, alam mo ba na may dalawang klase ng bad boy sa mundo? Mga bad boy na masama talaga ang ugali at mga bad boy na sadyang may angas lang. Kaya kung trip mo magpaka-bad boy tas magsasyabo ka lang, hindi bad boy tawag dun dahil tawag dun addict. At ang pagiging bad boy ay hindi pagiging kriminal. Kaya ingat din, baka naman nagpaka-bad boy ka tas after 1 week wanted ka na sa lugar nyo. Hindi mo makakakit ang babae sa ganyan. Tatakutin mo lang sila at mafe-feel nila na doomsday ang dala mo o pagkawasak. Ang tunay na bad boy ay terminology lang dahil ang mga bad boys ay kay human behavior and relationship na expert Patrick Juanes, ang mga bad boy daw ay heroic o mga nagpapakabayani. Maniniwala ka ba na kung sasabihin ko na si Rizal ay may pagka-beat of bad boy, bayani siya at respeto sa kanya, but in terms of women, 9 women ang halos pinagsabay-sabay niya. Well, respect sa ating bayani. Matalino kasi. Hindi ko masisi. Lalaki, tsaka mga chicks niya, mga iba't ibang lingwahe pa. At ang main reason kaya ganyan e dahil sa pagka-bayani na character na meron siya. Well, pag-usapan na natin ang tatlong reasons why women prefer bad boys. Number 1, low violator. Ang bad boy na nilalayuan ng mga babae ay yung mga law violator na kriminal. Pero pagdating sa mga bad boy na vina-violate ang law for better, psychologically, ine-express nila ang dominance at willpower. Kapag kasi law violator ka, make sure na ang vina-violate mo is for good reason and for the upgrades of the future. Hindi yung vina-violate mo yung rule dahil para sa sarili mong kasamaan. Example ko to. One time na stranded sa daan ng kaibigan ko habang nakamotor. May kalayuan sa bahay namin ng lugar kung saan siya na stranded. 6 a.m. ng umaga yon. May motor ako pero wala akong helmet at lisensya. Instead of staying sa bahay at mag-reason out na wala akong helmet at lisensya, I went to the place kung saan siya. Dahil yung motor niya ay malaki ang sira at hindi na mapapagana. Malayo man siya pero wala akong paki sa checkpoint, gagawa ako ng paraan, I will violate the rule para sa kaibigan ko na nag-i-struggle. Hindi ko kayang ilaglag ang tropa ko sa ganong sitwasyon para lang sa rules. Sa example ko na ito, pinakita ko ay maling gawa dahil nag-violate ako ng rule.
Pero mas mali ang gagawin ko kung pababayaan ko tropa ko. Yung bit of heroic na tinutukoy ko, ang mga babae ay attractive sa isang lalaki na kayang magdesisyon ng tama kaysa sumunod sa patakaran na maaaring makaapekto sa kinabukasan at hinaharap. May kaklase ako nung high school na sobrang talino, as in boring na boring siya sa mga subjects na meron kami dahil sobrang advanced na niya sa lesson. Ang ginagawa niya, nagkakating class at naglalaro na lang ng billiard, video games at gala-gala. Medyo babaero pero pag examination, siya pinakamahusay. To be honest, daming chicks ng lokong yun dahil pinagsabay-sabay niya ang katalinuhan at pagiging love violator sa paraang gusto niya. Ang nakikita kasi ng babae sa isang love violator, as long as upgraded ang magiging result, yung attractiveness niya para sa'yo ay mag-i-improve. Ma-identify ng instinct niya na bad boy ka, oo, pero ikaw yung bad boy na mas pipiliin mo ang best outcome kesa sa good outcome. Pero kung love violator ka at selfish ka lang, tatakbuhan ka lang ng babae, make sure na ang pagiging bad boy mo is hindi evil, kundi heroic. Dahil ang pagiging love violator, kung minsan ay isang ability to create a new dimensional peace as long as vina-violate niya ang rule na may tansya sa paggamit. Number 2, authenticity. It means totoo sa sarili. Hindi gaya ng mga nice guy kung minsan, nagpapakabait lang sila for the sake na wala silang makaaway. Pero pagtalikod mo, dami dinadaldal tungkol sa pagkatao mo. Pangiti-ngiti pa pagkausap ka, professional, kunwari, pero mga galit naman pala sa'yo pagtalikod mo. Alam mo yun, kunyari, nagpapaka-nice pero ginagawa lang nila yon to avoid argument. Sa mga taong di nila gusto, meaning mga duwag, mas madaling ma-detect ang mga babae na ang mga plastic at fake man kumpara sa mga lalaki. Ayon sa New York Post, ang instinct at intuition ng mga babae ay mas malakas kumpara sa mga lalaki. According sa research nila, science confirms women's intuition is a real thing. Kapag ang mga nice guy ang mga kausap o kadate ng mga babae, madalas silang maburyo. Kasi bumibili lang ng bulaklak ang nice guy at binibilhan niya ng kung ano-ano para gawing sumbat sa babae na magustuhan siya, which is ang babae ay unconscious sa ganitong katotohanan. Pag di sinagot ng babae si Mr. Nice Guy, hala sa iyak at nabusted daw. Magagalit, mag-aamok, sabay sumbat. Binilhan kita ng ganito, nilibre kita sa ganyan, ginastusan kita. Dami sumbat at alam na alam ng mga babae na tinotoxic lang sila ng mga nice guy dahil di sila totoo sa sarili nila. Gumagawa lang sila ng mga ganitong bagay para magustuhan. Hindi katulad ng mga bad boys na authentic talaga, meaning totoo sa sarili. Kapag ang mga bad boys ang kadate ng mga babae, sense of humor at pagiging unpredictable pa lang, sapat na. Kasi alam ng mga babae na ang mga lalaking bad boys ay totoo sa sarili at hindi nanunumbat. At sa ganitong kadahilanan, mas trip ng babae ang authentic kaysa sa mga nice guy kuno. Dahil ang mga lalaking totoo sa sarili ay walang halong kasinungalingan ang pagkatao at yan ang gustong-gusto ng mga babae sa mga bad boys as in lalaking lalaki. May mga case din na sinasagot ng mga babae ang mga nice guy at kapag may nakita kang ganun, sigurado ang babae hindi siya ganun kataasan sa quality. Pero may mga times din yung mga high quality sumasagot sila ng nice guy. Pero gaya na sabi ko, mas mataas ang chance mo kung bad boy ka dahil meron kang spirit, presence, and syempre dominance. Asahan mo, pag high quality yan, mas gusto niyan, mas dominante. Just trust me, yan ang ma-assure ko sa'yo. Number 3 is protection. Ang mga nerds sa eskwelahan, pag binuli, di kayang protektahan ng sarili. Hindi gaya ng mga bad boys na kayang protektahan ng sarili nila at madalas kaya din nilang protektahan ng iba. Ito ang pinaka-obvious at common sense na dahilan. Dahil ang mga nerd at mga nice guy, di ko naman nila lahat, pero minsan ang mga ito, ina-avoid ang argument. Kaya kapag binuli, di kayang protektahan sarili nila. Common sense lang ito, walang babae na magkakagusto sa'yo kung di mo kayang protektahan ang sarili mo. Dahil sarili mo nga, di mo kayang protektahan, sila pa kaya na babae. Kung sarili mo nga, di mo kayang ipagtanggol, paano pa pag naging karelasyon ka nila? At nagkapamilya ka, syempre isipin nila na sarili mo lang, di mo nga kayang protektahan, sila pa kaya na magiging pamilya mo sa future? Syempre ang babae may instinct yan na nakaprogram for survival. Paano mabubuhay ang babae sa isang tao na hindi independent sa sarili at kayang protektahan ang sarili niya? Unlike sa mga bad boys na pati mga tropa nila is covered ng protection nila. Alapil health ang dating dahil covered lahat ng taong minamahal nila. Malaasyong salongga na walang makakagalaw sa mga grupo niya
dahil sa pagiging protector niya sa lahat ng mga taong malalapit sa kanya. Yan ang bad boy traits na pinakagusto ng isang babae sa lalaki. Yung kaya siyang ipagtanggol at protektahan. At ang lalaking ito ay may mas kakayahang magbigay ng peace sa kanya kumpara sa mga kunyari good boy pero duwag naman pala talaga. At ang protection ng bad boy ay talaga namang nire-respeto ng lahat. Dagdag points din yan dahil kapag nakita ng babae na nire-respeto ka, re-respetuin ka din niya at ma-attract mo siya papunta sa'yo. Warning! Bad boy ay terminology lang. Ang original term talaga niyan sa science and philosophy is alpha male. So it doesn't mean na bad boy ka, magpapaka-evil ka na. No, that's not the point. Dapat nga, pag naging bad boy ka, mas lalo kang gumawa ng magagandang bagay para sa bayan, sa pamilya mo at sa mga minamahal mo sa buhay. Dahil originally, di naman evil guy ang gusto ng mga babae. In the end, ang gusto lang nila is a real man who knows what is best. Ang pagiging bad boy ay hindi paggawa ng krimen, kundi paggawa ng kabutihan. Sa totoo lang, pangit lang yung term. Pero yan ang reason kung bakit mas gusto ng babae ang mga bad boys or alpha male. Well, kung nagustuhan ng video, like, subscribe, and comment. Madami pa tayong mga techniques na dapat maisiwala. Para sa mga real men, thanks for watching.